Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayong unang Biyernes ng buwan ng Pebrero ay atin ding ginugunita ang kapistahan ni Santa Agata, dalaga at martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan sa aming Panginoong Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng ganon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay.
at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Hesukristo, noong nakaraan, ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko ang puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag. Sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit ka sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang salita mula sa Diyos, kapag isinasalob, ay mamumunga ng lubos. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias. Siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una. Anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito. Ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggal lang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin
Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na lalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Maligayang pagbabalik dito po sa dambana ng Poong Jesus Nazareno at isang kagalakan, no, para sa ating lahat ng mga deboto yung nabasa at narinig natin sa balita na hindi dumagdag o hindi nakadagdag yung mga debotong nagpunta dito noong January 9 doon sa number na, no, na nagkaroon ng COVID. Sabi po, walang epekto yung dagsa ng tao dito sa Quiapo, o sabihin nating hindi naging virus spreader ang mga deboto ng Nazareno. At nagpapasalamat tayo sa Poong Nazareno dahil iniligtas niya tayo. Diba? Talagang may malaking maitutulong ang pananampalataya natin sa Diyos. At sana po magpatuloy pa rin tayo sa pagsunod sa mga safety protocols. Kasi talagang ipinakita naman natin, no, na sisikapin natin at pinagsumikapan natin na makasunod sa IATF protocol para nga hindi tayo makadagdag sa pagdami ng virus. At ngayon, tuloy-tuloy pa rin natin. Ituloy natin yung pagsunod sa IATF protocol, sa pagsunod sa mga safety measures na ipinapatupad, lalo pat ngayon ay papasok na tayo ulit sa mga mahal na araw. Di ba po, no? Ash Wednesday na sa February 17. So, tapos yan, Kwaresma na. So, first o second Holy Week natin na mayroong virus. So iba yung pag-iingat na may, no, na may malaking pananampalataya sa Poong Nazareno na tayo po ay ililigtas. Bagamat ang pangyayaring yon noong January 9 ay isang bagay na pwede nating panghawakan o ipagmalaki. Di ba po, no? Bilang deboto, medyo masarap sa pakiramdam at ipinagmamalaki natin na mayroong himalang nangyari noong January 9. Di ba po? Pero hindi pwedeng maging mayabang. Na para bang, oh, tinan nyo na, di ba, sabi namin eh, sabi ko sa inyo eh, iba talaga ang deboto. Oh, hinay-hinay, baka maging kayabangan ang pag-uugali natin, ha? Manatili tayo na nagpapasalamat
at humihingi ng tulong na patuloy tayong iligtas. Hindi lang tayo, kundi sa pamamagitan po ninyo, mas ikalat natin yung kagalingan, mas ikalat natin yung pag-asa sa mga tao. Nagbigay ito ng malaking pag-asa. Amen. Okay. Kaya nga po, medyo sa panahon ngayon, kailangan natin magdahan-dahan. Ha? Dahan-dahan sa pagsasalita, dahan-dahan sa mga pagkilos, kasi lahat ngayon talagang may CCTV na sa paligid. Kung ano man ang sabihin mo, ano man ang gawin mo, may magbibideo, may magka-capture sa iyo. Kaya kung hindi ka maingat, lalo tigit, kung hindi ka nag-iisip, sisikat ka. Minsan, ngayon parang ang uso, no? Ang tinatakbuhan ng mga tao na minsan hindi na nagsusumbong sa Diyos eh. Kanino tumatakbo ang mga tao para magreklamo? Para no, ibulalas yung kanilang sama ng loob? Minsan kahit mga mag-asawa, pamilya, magkakapatid, ibobroadcast sa buong mundo ang kanilang mga away-away na parang ang bababaw naman. Ano ang panakot ngayon? Ipapatulpo kita. O kaya naman, IKMJS na yan. Silahan, gustong sumikat. Lahat, gustong magpa-impress. Pag nagpapa-impress, ano ang mas nakikita dyan? Kayabangan. Sabihin niyo nga po, ayokong maging mayabang. Kung nasa dulo lang, no? Kasi tingnan niyo po, ano? Ano ang nangyari sa ebanghelyo natin, sa kwento natin? Napugutan ng ulo si Juan Bautista. O po pwedeng hindi lang si Juan Bautista. Maraming inosenteng tao ang napiperwisyo, ang napapahamak dahil lamang sa kayabangan. Kaya minsan, alam niyo po, pag sobrang saya mo, huwag kang magbibitaw ng pangako. Lalo tigit, kapag may inuman, huwag kang magbibitaw ng salita. Tignan niyo, di ba sabi ni Noni sa Ebanghelyo, si Herodes, dahil sa kanyang kagalakan, no, birthday niya eh, birthday. Dahil lang doon sa may nagsayaw, natuwa siya doon sa nagsayaw, ang sabi niya, kaharap yung mga tagawad niya, mga pinuno, no, eh siya yung hari eh. Eh pag ang hari nagsalita, yun na yun eh. Di ba? Eh sabi niya, magaling. Dahil diyan, sige, kahit anong hilingin mo, kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. Sabihin mo lang, wow, ang galing ah. Siyempre, namamangha yung mga taong nakakapakinig sa kanya. Ang galing naman ang haring ito. Eh, nung hiniling na, ulo ni Juan Bautista, eh, nakapagbitaw ng salita. Ayaw man lang niyang, ayaw sana niyang gawin. Kaya lang, inisip niya, naku, anong sasabihin ng mga kagawad, ng mga pinuno? No, anong sasabihin ng mga tao? Wala ako isang salita. Okay, gawin yan. Pugutan ang ulo si Juan Bautista. Kaya po, na sana, mas pag-isipan nating mabuti yung ating mga sinasabi, yung ating mga binibitawang salita, yung mga pangako na hindi mo talaga intensyon, yung nagbitaw ka ng salita, nagbitaw ka ng pangako na para lang magpa-impress, di ba po, no? Papa-impress
Sige, papainom ako. Sige, magpapakain ako. Wala kang ampere. O ngayon, baong ka sa utang. Kasi nagpa-impress ka eh. O, ulitin ko, no? Pag nagpapa-impress, nagiging mayabang tayo. Nagyayabang tayo. Kaya tuloy, napapasubo tayo at umaabot sa kahiyaan na to. Pride na ang nakataya sa akin dito. Kaya tinan nyo, isang issue na binabanggit, di ba po, no, sa mga mag-asawa, pangako kayo ng pangako. Di ba? Ang daming pangako. Pakasalan mo ako. Eh, di ba, ang style pa naman ngayon, kapag nag-propose, naka-video na, di ba, no, naka-broadcast, talagang handang-handa. Oh, sumagot tuloy dahil na pressure, sumagot tuloy kasi kahiyaan na to, sumagot tuloy dahil meron na, pero hindi niya talaga feel magpakasal, hindi talaga niya feel na mahalin ka. So minahal ka, hindi sumagot siya, hindi dahil sa pagmamahal, sumagot siya dahil kahiyaan na ito. O kaya ngayon, yung bunga ng mga binitawan mong pangako, nagdudulot ng paghihirap ng iyong kalooban hanggang ngayon. Sana mas matuto tayo ngayon. Lalo pa, isang click lang eh. Nandiyan na eh. Ang dami nating nababasa, ang dami niyong pinupost. Na lalong nagpapabigat ng problema, hindi nakakatulong, nagpapalala ng problema. Nakakuha niyo po? Diba? Tapos pupunta tayo dito, lagi tayong namumblema. Eh tayo din naman yung gumagawa ng problema natin. Kaya dahan-dahan, ha? Huwag padalos-dalos ng mga sinasabi. Kasi minsan, pag nasabi mo na, mahirap nang bawiin. Kasi ang kalaban mo, pride. Ang kalaban mo, kahiyaan na ito, eh. Nasabi ko na. So, di bali nang may mahirapan, at lalo tigil, di ba may mga inosenteng nadadamay? May mga inosenteng nagdurusa dahil lamang sa mga sinabi, mga ipinapatupad na hindi pinag-iisipang mabuti. Diba, dati po, no, noong mga unang quarantine natin, namomblema na nga sa pera, yung mga motorsiklo, kailangan mayroong shield. Hindi na mabawi kasi na-broadcast na eh. Ngayon naman, may bago. Upuan naman ng mga bata. Dati, pwede nang walang face mask kasi magkakasama ang pamilya. Pero ngayon, nagka... Na eh. Minsan, makapaisip ka eh, ano ba itong mga batas na ito? Para lang ba ma-impress ang tao na may ginagawa? O para lang kumita? Kasi sa bawat batas, sa bawat pinapatupad, laging mayroong kickback. Sino nagdurusa? Eh di lalong yung mas mahihirap nagdurusa. Eh may malaking responsibilidad ang mga pinuno, no, simbahan man o ng pamahalaan. Isang responsibilidad yun na kaya nga dapat bago magsalita, bago kumilos, pag-isipan, pagdasalan ng mabuti. Kasi hindi lang ikaw ang na, no, madadamay, hindi lang ikaw ang maapektuhan. Lalo tigit kayo po, mga pamilya, mga magulang, mga mag-asawa. Ha? Pag-usapan muna ninyo ng mabuti. Huwag magbibitaw ng salita o magdidesisyon kung ikaw ay malungkot o kung ikaw ay sobrang saya. Kailangan dahan-dahan pinag-isipan, pinagdasalan. Amen? M-
Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa pananalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan, naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan, manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat, naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan, sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao, manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala, manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa online at lahat ng misang pasasalamat, special intentions at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Andun namin sa iyo, Ama, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agata sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mo ang kanyang matularan, ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel ng sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait, inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Masisindak, matatakot kung ako.
iingatan. Kanino ako masisinda, matatakot kung ako'y lamin na sa piling niya. Kanino ako masisinda, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Para naman po sa mga lumang palaspas, kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taong 2019-2018, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Idaraos po ang pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong mga nakaraang Palm Sunday. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 17. Ito po ay susunugin sa February 16, pagkatapos ng huling misa. Paalala, pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agata sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banhig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ihalay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Heso Kristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami
upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na po ang Jesus sa Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Samba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaranal kanya. Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaranal ka namin. Nuestro Padre Nazareno, inumalhati ka namin. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maaari na pong lumabas ang lahat ng mga nakatayo sa gilid ng ating simbahan. Panatilihin lamang po natin ang social distancing sa bawat isa.